Sir, good afternoon po sa ating lahat at Happy Lord's Day po. Bago po tayo dumiretso sa Happy Lord's Day, sa ating preaching, ito po yung mga ipapanalangin po muna natin. Marami, yung health ng bawat isa hanggang sa ating covenanting, pati yung kasama yung visitation ni Pastor Joseph and yung ating venue. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Aming Ama, maraming salamat sa hapon na ito. Kami muli ay nagtipon upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Ito po yung aming mga panalangin na dinudulog sa inyo bilang inyong simbahan or bilang congregation na nagtitipon para purihin ka. Una po ay ang kalusugan ng bawat isa dito sa CRO, pati na rin sa ARBC, ang kalusugan ng aming mga pamilya, kamag-anak, pati kami, Panginoon. Panalangin namin ang mga nasa balik ng karamdaman ay magkaroon ng kaginhawaan sa kanilang nararamdaman, hindi na lumala, bagkus ito'y gumaling, hindi ito makaapekto sa aming pagsamba sa inyo tuwing Linggo. We also pray, Lord, kay Sister Robbie sa kanyang pagbubuntis, nawa ay patuloy niyo pong ingatan si Sister Robbie, pati yung baby sa kanyang sinapupunan, ganoon na rin kay Brother Dennis na nag-aalaga sa kanya. Ganoon din, Lord, yung chemotherapy ni Tita Clarissa, sa pagpapatuloy nito, kayo po ang mag-provide ng mga pangangailangan nila. Ganyan po ang buong pamilya nila ng comfort mula sa inyong salita, comfort mula sa inyong katawan, Panginoon, Iglesia. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang aming covenanting process na nagpapatuloy. Panalangin namin na gabayan nyo yung mga plano pa na mga activities, yung mga kailangan pang gawin, kayo po yung magpala nito, Panginoon. Kayo mag-provide ng mga pangangailangan para ma-accomplish ang mga ito. We pray sa pag-visit ni Pastor Joseph and ng ibang ARBC member sa last week ng November. Kayo ang mag-provide ng mga pangangailangan mula sa kanilang pagbiyahe, papunta at pauwi. So yung salita na iahanda, ibibigay nyo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Joseph, kayo po ang magpala nito. We also pray, Lord, sa venue reservation, yung kinakailangan namin na venue sa gaganapin na aming covenanting event sa next year. Ngayon, Panginoon, ay naghahanap kami, panalangin namin, makakita kami nung pinaka-efficient, yung kayo yung mag-provide, Panginoon, sa bawat isa na kami ay magkaroon ng finances na kailangan, kinakailangan, yung buong logistics sa pagpaplano. Kaya, Panginoon, yung magbigay ng karunungan sa amin para maiplano ito ng maayos. We also pray, Lord, sa aming mga kapatiran na wala ngayon, kung ano man yung dahilan kung bakit sila wala, panalangin namin sila po ay ingatan ninyo. Kung sila man ay may sakit, pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa susunod na way, makasama na po namin sila, magpagpalakasan dito sa outreach. Also pray, Lord, for our government, sa aming government nitong bansa na ng Pilipinas. Panalangin namin mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa, kayo, Panginoon, ang magbigay ng takot sa puso nila sa kanilang duty, ay gampan na nila nang may takot sa inyo, Panginoon. And lastly, Lord, we pray sa sermon na marinig namin today. Panalangin namin ay pagpalain nyo ito, ang mga salita ninyo, ang banal na espiritu ay kumilos sa bawat isa dito. Gabayan nyo po ako, itago nyo sa likuran sa pagpapahayag ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ninyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And good afternoon po ulit. So, yung preaching na, yung sermon natin for today, ito na yung fourth, yung pang-apat na, fourth part ng ating series na Biblical Eldership Series. And kung gusto nyong kumplituhin, nasa YouTube po natin yung iba, pwede po kayong manood doon. Mag-subscribe na rin kayo. Yeah. And yung title ng sermon for today is the elder, the discipline. Elder, the discipline. For the last 3 weeks, we've been laboring. Inaaral natin yung para maintindihan natin, ano ba itsura nito, itong biblical eldership? What does it look like kapag nasa simbahan na? And we learned na sa first part pa lang, yung necessity ng pagkakaroon ng sound na doctrine, sound na preaching. We also learned na kung paano dapat ituring ng simbahan ng isang elder.
He is a gift from God. Regalo siya mula sa Panginoon. And then last week, ito yung last week na inaral natin, is yung qualifications naman. Ano yung mga qualification ng elder bago siya ma-admit or ma-appoint sa eldership office? And again, today, yung pag-uusapan natin is about sa discipline with regards to the elders of the church. Discipline in a sense na church discipline, pero regarding na sa elder ng church. If aware ka sa recent na viral incident sa isang basketball match, sino yung aware doon? Na kung napanood mo yung video, grabe no, parang nagboxing sila no. Yung NCAA, National Collegiate Athletic Association, nag-impose sila ng indefinite suspension. Yun yung huli kong update ah. Nag-impose ng indefinite suspension dun sa basketball player na nag-amok. Sa formal letter nila, yung announcement ng letter nila, ito yung reason. Ito yung mga acts, yung mga ginawa niya, na kinakomit niya. Kung bakit siya isususpend. Una daw, sabi, intentionally bumping the referee. Pangalawa, dinidisrespect niya daw yung ibang tao doon. Hindi ko alam kung sino yun, Mr. So-and-so. Pangatlo, instigating a brawl. Ayan, nagsisimula siya ng away. Making provocative gestures, naghahamon. And then, isa pa is throwing punches. Ito na, nanapak na talaga siya. So, yun yung reason, ba't daw siya sinuspend. And yung huling update na nakita ko, may nag-file ng criminal offense sa kanya. Kung napanood nyo yung video, grabe, ang intense, di ba? What's interesting, pag chinek mo yung comment section, yung mga nagko-comment doon, ang dami nag-comment eh. Sabi ng iba, pag daw yung boxing nagkainitan, mag-basketball na lang daw. Parang pinagbaliktad niya. Pero interesting yung comment ng iba kasi halos lahat sila ina-expect kung anong sanction yung ibibigay. Halos lahat sila ina-expect kung ano yung punishment or discipline na nararapat doon sa basketball player na yun. Yung iba sabi, dapat lifetime ban. Hindi na yan dapat maglaro sa court. Dapat a lifetime ban. Yung iba sabi, kick out daw dun sa university niya. Yung iba, yun nga, nagsampahan ng kaso. But everyone expects some sort of a disciplinary process to take place. Parang ina-expect nila na dapat yung ganyang behavior, hindi tinotolerate. Yung ganyang gawain, dapat i-stop yan. Baka, sabi ng NCAA, yung association nag-hold ng event, sabi, violence has no place in NCAA. Walang lugar yung ganyang violenting action na gawain dito sa ating institution. Now, sa sports yun. Yung pinaka institution na yun ay sports. Composed ng different universities established by mere human beings. Mga tao yung nagtatag. And nakita natin, they take discipline seriously. Sinoseryoso nila yung mga ganung bagay. Kapag may offense na ginawa, discipline. Sinoseryoso nila. Now, the question is this. Ano yung ina-expect natin sa institution na si Christ yung nag-establish? Ano yung ina-expect natin na sa isang institution na tinatawag or ina-identify as the body of Christ? Anong magpipikit na ba natin yung mata natin pag may nakita tayong sin? Ano yung dapat maging response ng church? And ito pa, furthermore, anong disciplinary process yung dapat gawin? Or dapat i-anticipate ng church kung yung mismong leader yung nag-display ng ganong improper attitude? Ano yung gagawin kapag yung taong namumuno, yung nakakommit ng ganong, or mas malala pa na kasalanan? Oh. And because as we have established ng mga nakaraang weeks sa ating biblical eldership, important yung leadership ng church. Yung leadership ng church, it directa nitong naaapektuhan yung direksyon ng simbahan, yung ability ng church to function as commanded by Christ, direkta yung naaapektuhan yung ng character and ng content ng leadership. Remember yung verse in Hebrews 13, let me read Hebrews 13 verse 7. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Lalahanin niyo yung mga namumuno sa inyo, nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So ganun yung utos sa atin sa church ng Panginoon, kaya ganun na lang kaimportante yung outcome of your way of life ng leadership. So yung state ng church ngayon,
yung estado ng simbahan ngayon, yung mga theological errors na nakikita natin, yung mga unbiblical practices, yung mga pag-disregard sa godly morality, those things are directly the result of the failure in the leadership in the church today. Sila ay direktang naapektuhan ng failures sa leadership ng church. So it's crucial. May importante for a church na maging knowledgeable about dealing with the discipline of an elder. And yun yung focus natin sa sermon na ito. But in passing, pag habang inaaral natin, madadaanan din natin yung ibang proper attitudes. Kasi yun, about sa elder kapag nagkasin. Ano naman kapag normal way lang. So ano yung ibang mga attitudes na kailangan in-expect from a church sa isang ordained or appointed na. Kasi nung last time, yung qualification, for appointment pa lang siya eh. Ngayon, eto na, appointed na siya. So, yung letter ni Paul na to, dito sa chapter na babasahin natin, it's a cluster or sunod-sunod na instruction in relation to elder. Kaya yun, maraming, hindi lang sa discipline, kundi may iba pa tayo i-cover. And kung ano man yung message na yun ni Paul, na binigay kay Timothy sa pag-uphold sa biblical pastorate or eldership, yun din yung same message na kailangan natin today. So, yung mga godly men na nagli-lead, nangunguna, nagpapakain, at nagpoprotekta at naggagabay sa simbahan o yung nagbibigay ng example, ng exemplary lives, those persons, they are the key for church development, humanly speaking. And as Paul, very explicit dito sa passage na ito, he calls for very specific attitudes then towards those people sa eldership. So ito yung text natin. Let me invite everyone to please rise up. Basahin natin yung 1 Timothy 5 verses 17 to 25. 1 Timothy 5 verses 17 to 25. Basahin ko po siya sa ESV. 1 Timothy 5:17 to 25. Ito po ang salita ng Diyos. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. And the laborer deserves his wages. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of two or three witnesses. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. No longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. The sins of some people are conspicuous, going before them to judgment, but the sins of others appear later. And last verse, so also good works are conspicuous, and even those that are not cannot remain hidden. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Pwede na po tayong makaupo. So dun sa text na binasa natin in 1 Timothy 5, we read a series of instructions kay Timothy. Kay Timothy kasi sinend ni Paul yun. Kung paano niya ililid yung congregation in treating the office of eldership or pastorate. Mula sa how would you honor yung elder hanggang sa how would you should you protect and paano mo i-expose. Kinover ni Paul yung mga bagay na yon sa kanyang message na ito. And so, ito yung dapat nating alalahanin. Ito yung dapat na makatch natin from this. The church ought to observe and abide by these standards towards its leadership in obedience to her Lord Jesus Christ. Yung simbahan, or in our case, yung outreach, ay dapat sundin itong mga to. Itong mga inutos ni Paul kay Timothy sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, as part of our obedience to Christ, gagawin din dapat itong mga instructions na ito patungkol naman sa leadership. Though it's written directly to Timothy, isa siyang elder sa Ephesian Church, it doesn't mean na only elders should obey those instructions. Parang yung sa last week, no? Yung qualification, hindi lang dapat sa elder makita. Dapat sa congregation din. Bakit? Now, sa dito, bakit yung lahat ay dapat sundin ito? Because
in some way or another, we participate in the processes na binanggit. In one way or another, meron kang participation na gagawin habang sinusunod mo yung mga processes na yon. So, kapag ang isang church ay nag-fail in obeying this, hindi lang nila pinapakita yung disobedience niya kay Christ, pero dinadowngrade niya rin or dinedegrade na rin yung office ng eldership. And when the office of the eldership sa isang church ay na-neglect, yung buong simbahan in general will be affected soon after. Example, ba't mo tinotolerate yung sin ng elder? Dapat sa akin din, wag mong itolerate. Nakita natin yung magiging effect kapag sa elder, hindi na-neglect mo yung office ng eldership. Ganun yung magiging effect. And on the other hand naman, kapag inobey naman itong mga rules na to, hindi lang natin pinapakita yung ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus, pero it also gives us a safeguard. It safeguards the church from the further consequences of a low view of the office of eldership. Mapoprotektahan tayo kapag sinunod natin ito. So, kung ikaw ay hindi man naman mananampalataya, kung ikaw ay walang pananampalataya kay Kristo, wala kang instruction na susundin. Kasi yung Lord mo, iba. Sabi ni Paul, you are under the different God, small g. So, but these instructions na maririnig mo, it should cause you to shudder in fear. Dapat manginig ka sa takot. Bakit? Kasi yung Holy God na nag-utos nito, yung banal na Diyos na nag-utos nito, He doesn't tolerate His church sa pagkakasala. Ganun siya kabanal na kahit yung servant niya na nagkasala, i-expose niya pa rin. Paano ka pa kaya na hindi mananampalataya kapag dumating na siya sa kanyang judgment? So yung dapat mong gawin before mo itong sundin, itong mga rules na to, is yung unang instruction na binigay niya. Repent of your sins. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang unang instruction na dapat mong sundin ay magsisi sa kasalanan. Turn back from your sin and turn to God. Now, sa atin naman, believers, and specifically sa CRO, we are eagerly awaiting and anticipating to be covenanted, right? Inaasam natin yun. Gusto nating mangyari yun. Kung pwede nga lang bukas eh. Pero these are the duties na ina-expect sa atin ng ating Panginoon. These are the duties na ina-expect ni Lord na gagawin natin towards the eldership office na or yung preach or yung elder or pastor na ma-elect natin, mapipili natin. You are expected by your Lord to abide by these instructions na binigay niya sa pamamagitan ni Apostle Pablo. So ito yung question na tatanong mo dapat sa sarili mo. Am I ready to fulfill these duties? Or am I fulfilling these duties? Ginagawa ko na ba ito? Or handa ko bang gawin itong mga duties na ito? Kasi again, yung obedience or yung failure natin to obey, both yon will have a drastic effect. Magkakaroon ito ng consequence sa atin. So this is both a warning and an encouragement sa atin. Now, dun sa ating text, as is, we have established previous teaching, sinend ito ni Paul kay Timothy na nasa Ephesus. From chapter 3 na inaral natin last week, after niyang ibigay yung mga qualification, remember yung sa review natin, yung mga qualification, si Paul, in-explain niya na, Timothy, ganito ka naman. Ikaw bilang isang elder ka dyan, ganito ka magbe-behave. Chapter 3 verse 14. And then sa chapter 4, ni-remind niya si Timothy, ganito yung mga duties mo na gagawin. As you grow in the office of eldership, ganito yung mga duties na gagawin mo. And dito naman sa chapter 5, si Paul, he gave a series of instructions on dealing with different categories of people sa church. Meaning, yung mga susunod-sunod na instruction niya patungkol kay Timothy kung paano siya makikip-relate sa iba't ibang strata ng tao. Meron doon sa verse 1, sabi rin, may matandang lalaki, ganito mo siya tatratuhin, encourage mo siya, huwag mo siya i-rebuke. Yung may batang lalaki, itrato mo na brother, may matandang babae, itrato mo na mother, and so on and so forth. Sa verses 1 to 2 yun. Now, sa verses 3 to 16, kinover niya yung buong 3 to 16 kung instruction sa mga widows naman. Actually, kanina, nadaanan natin ito sa ating Bible class. And I believe kaya ganito kadami kasi yung widows,
it's a source of anxiety sa early church. Kaya nababasa natin sa Acts chapter 6, di ba? Sabi nila, hindi dapat kami yung mag-serve sa table. Kasi ang daming widows na member nila. So, and then finally, dito na sa text na binasa natin, si Paul, diniscuss niya na how Timothy should relate to the other elders and how should Timothy and the congregation relate to the other elders. And by extension, ito ay applicable sa atin. How should we relate to the elders? So, meron na akong four points. Daanan natin isa-isa. Yung number one is from verses 17 to 18, number one is honor. Honor, verses 17 to 18. Let me read. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Verse 18, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. So sa passage na ito, verses 17 to 18, ito yung first duty or instruction ni Paul kay Timothy kung paano i-honor yung elder. Ano yung biblical reasons for honoring the elder? Now, define natin, ano yung elder na sinasabi dito ni Paul? Yung mga nagsiserve sa church, leading the church by way of example and leadership, pinapakain ng salita ng Diyos, nagtiteach sa church, sila, yung mga taong yun, the elders, they should be given honor. Yung term na elder dito is a general term referring to those in leadership, nasa liderato ng simbahan. Pwedeng tawagin itong a shepherd or pastor sa chapter 2, tinawag na overseer. Yung na sinabi niya pa, especially those who labor in preaching and teaching. Sila na may mga primary responsibility na magpahayag ng salita ng Diyos, may primary responsibility na magturo. Kasi remember, we uphold plurality of elders. So yung mga may primary responsibility na magturo, maghayag ng salita ng Diyos, ito yung tinutukoy dito. Now, ibang commentaries sinasabi, ano yan, distinction yan ng ng offices. Pero it's safe to assume na these are the same person. Iisang tao lang sila. Those hardworking elders na nag-feed sa inyo ng word, those hardworking elders na nagtuturo at nagagabay sa inyo, sabi, honor them. In fact, ang sabi, considered worthy of double honor. Yung word na honor naman, it's supposed to be understood in two ways. Una, in respect, honor the elders in respect, sa pagbibigay ng respeto. And pangalawa, in remuneration or salary or compensation. Ito nga yung favorite word ng isang bishop, di ba? Yung honorarium. Actually, doon nakuha yun. Yung word na honor, doon nakuha yun, yung honorarium. Ito yung translation sa Bagong Balita, verse 17. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Direkta na sa sa Tagalog, no? So, when we read about honoring elders, we are talking not only about respect, hindi lang sa pagbibigay ng respeto, kundi sa remuneration din or sa sweldo, salary. The point is, ito yung pinaka-point na sinasabi ni Paul dito. Yung congregation, meron siyang gawain, meron siyang duty of honoring honoring its leadership, yung mga nagli-labor, yung mga nagsasacrifice for the growth of the church by showing respect and financial compensation. Sumunod na verse 18, nagbigay si Paul ng dalawang reasons bakit mo to gagawin. Nag-reference siya ng dalawang verse. Firstly, you honor the elders kasi sinabi sa Deuteronomy 25, and you honor the elders kasi ito yung sinabi ni Lord sa Luke 10. Tingnan natin yung Deuteronomy 25:4 para mas maintindihan natin kung paano yung honor na ito. Yung judicial law, ito yung tawag dun sa kategory ng law na ito, judicial law na kinote ni Paul sa Deuteronomy 25 ay binigay sa Israelites, sa mga Israelites, kung paano nila itatrato yung alaga nilang baka habang ginagamit nila sa kanilang pananim. So, habang yung oxen daw ay nagtitread ng meal or corn, yung owner dapat hindi nila lagyan ng busalan
hindi nila dapat busalan kasi habang ginagawa niya yun, pwede niyang kainin yung mga inano niya, tinitread niya. Basically, yun yung sinasabi ni Paul dito. Ang contrary pa dito, binigay ito ni God kasi yung mga Gentiles, ganun yung ginagawa, ang tindi ng mga Gentiles sa mga alaga nila. So, kayo mga Israelites, you should show justness and justice and kindness sa mga beast of burden na ine-employ nyo, na ginagamit nyo sa inyong crops to distinguish you from the Gentiles. So si Paul, in-extract niya yung principle na yon mula sa Old Testament law and in-apply niya sa isang manggagawa sa simbahan. The elder who labors for the church deserves to enjoy the fruit of his labor. Deserve niya na ma-enjoy yung fruit ng kanyang pinagpaguran. Tulad ng oxen, yung baka na nagtatrabaho, pwede siyang kumain sa mga corn or meal na tinitread niya. So, sa 1 Corinthians 9, inargue ni Paul, same principle yung ginamit niya. Tinanong niya yung rhetorical question, sabi niya, is it about oxen that God is concerned? Si God ba, yung kaya niya ba inutos yon? Kasi si God concerned lang dun sa hayop? Ang sagot, siyempre hindi. Ang sagot is siyempre concerned ang Panginoon sa mga manggagawa niya. Concerned, God cares for His servants. Yung oxen ba, mas importante dun sa servant ng Panginoon sa church? And then, yung isang quotation niya pa, sa Luke chapter 10 verse 7, ang nagsasalita dito, kung may sa Bible nyo, kulay pula. Si Jesus yan. Kinuhot niya si Christ from the book of Luke. Sabi niya, the laborer deserves his wages. Ayan na, direkta na. Yung manggagawa, karapat dapat siyang makatanggap ng sweldo sa kanyang pinagpaguran. Notice the word. It's not a reward. It's not a gift. It's his wages. Pinagpaguran niya. And so, from ox to man, nakita natin, from ox na sa Old Testament to man. Just as yung mga person in authority sa ating daily lives, they deserve to be respected. Yung kunwari, may makita kang police or person in authority, by default, ire-respect mo sila. So ganun din, yung mga nagtatrabaho sa simbahan, who's appointed sa church, they deserve to be respected. Pag hindi natin binigay yung honor na karapat dapat, yung respect na karapat dapat sa kanila, sa mga elder, it amounts to disrespecting the one who established the office. That's Christ. Kapag dinisrespect mo yung office ng eldership, dinisrespect mo yung nag-establish ng office na yun, which is si Christ. Just as yung isang manggagawa sa office, sa corporate setting, he deserves his wages, so also yung hardworking na elder or pastor, he deserves his wages. In fact, kapag ikaw nga, hindi ka na swelduan, tatawag ka sa dolid. May ganun pa eh. Pero sa church, we should give the same respect. To refuse generous support sa isang hardworking and excellent pastor na nagfi-feed sa atin is unjust and heartless and selfish. Para mong binubusalan yung figuratively speaking, mas malala pa dun sa binusalan na baka. In 1 Thessalonians 5:12, let me quote 1 Thessalonians 5:12. We ask you, si Paul again, nagsasalita. We ask you, brothers, to respect those who labor among you. Again, who labor among you, referring dun sa mga elders or pastors. Respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Verse 13. And to esteem them very highly in love because of their work. Dahil sa kanilang pamamahala, pagtuturo, alang-alang sa Panginoon, sabi ni Paul, pinapakiusapan ko kayo, igalang ninyo yung mga elder na iyon. Kanina, dinaanan natin sa 1 Corinthians 9, sabi ni Paul, nagbigay siya ng admonition sa mga Corinthian believers, kasi si Paul, yung background lang, no? Si Paul, nag-decide siya na hindi na lang ako tatanggap mula sa inyo. Nagli-labor si Paul, masipag na nagtatrabaho si Paul sa ministry, sa Corinthian church, pero nag-decide siya, hindi ko na lang tatanggapin. Pwede naman yun. Kung gusto ng elder na hindi tanggapin, pwede niyang gawin yun. But, in-explain niya, kahit ganito yung ginawa ko, I have the right dun sa wages na yun, sa sweldo na yun. So, ang sabi ni Paul in 1 Corinthians 9,
If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Kami nagsasaboy ng mga spiritual na biyaya sa inyo. Hindi ba karapat-dapat lang na sa mga material na bagay ay may matanggap kami? Again, ah, I'm not arguing dun sa type ng mga bishop or real, ganung kind ng ano. Pero sinaset nito ni Paul yung principle, hindi ko na kukunin yung sweldo ko dyan kasi baka makaapekto sa ministry. Ganun yung, by the way, condition sa Corinthian Church. Nagasik kami sa inyo ng pagpapalang spiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba ay may ganitong karapatan, sabi ni Paul, lalo na kami sa verse 12. So, ito yung challenge sa atin in respect to this verses, itong to honor the elders. Ito yung challenge sa atin, sa ating congregation ngayon, is to uphold biblical eldership in the area of giving honor to the elders, both in respect and our financial support. Ngayon, kung ikaw naman ay matagal ng mananampalataya, continue and grow. Magpatuloy ka at lumago sa iyong pagsunod dito sa gawaing ito, sa pag-respect sa elders. Yan. And kung sa new believers naman, train yourself sa ganitong practices. As early as, kaya in-establish natin, as early as students, kahit magkano yung kaya mong ibigay, practicein mo na ngayon pa lang. No? As early as student ka pa lang. Again, let me read, sabi nga, 1 Corinthians 9, do I say these things on human authority? Yung kanina sinabi ni Paul. Sinasabi ko ba ito sa pamamagitan ng otoridad ng tao? Hindi. Kaya nga niya kinote yung law eh. Si God mismo yung nag-establish nito. Si God mismo yung nagbigay ng utos na ito. Let me quote John Mack sa kanyang preaching based on this verse. Sabi niya, and I quote, it's not a mathematical equation here to figure out what the normal elder gets and double it. Kasi sinabi doon, di ba? Worthy of double honor. Sabi niya, it's not a mathematical equation. Dodoblehin mo lang yung nakuha para ma-double honor na. Hindi daw yun. Sabi niya, it's the idea of ample, generous support, remuneration, and respect. All elders are worthy of it. End of quote. Yun yung sinabi ni John Mack. It's the generous support. Kasi kahit doblehin mo man, tapos parang nagalit ka pa, ano ba yan? Ba't naman doble yung ano? Wala na nga akong pera. Galit ka naman. Sabi doon, generous support and respect. So, number one, honor them, and in two sense, honor in respect and honor in remuneration. So, proceed tayo. So, number two, sa verse 19, protect. Honor, number one. Number two, protect in verse 19. Let me read verse 19. Do not admit a charge against an elder except on the evidence of two or three witnesses. Ngayon, ito na yun. Yung nasa title natin, the discipline. And actually, connected dito yon. First thing na makikita natin dito is si Paul, again, just like nung naunang verses, nag-quote na naman siya from the law of God and in-apply niya sa New Testament Church. Yung verse na kinote niya dito is in Deuteronomy 19. Sinabi doon sa Deuteronomy 19 na hindi daw sapat yung patotoo ng isang tao lang o isang saksi para para mahatulang nagkasala yung isang tao. Dapat patotohan ng dalawa o tatlong saksi. Sa batas ng Panginoon, important na yung innocent man must be safeguarded or maging safe from false accusations. Actually, ang tawag dito is procedural due process. Yun yung technical term. Procedural due process. Sa Israel nation, yung mga nakakumit talaga ng kasalanan, yung mga nakakumit ng masamang bagay sa mata ng Panginoon, they suffer or they were subjected to harsh penalties. Pero bago sila maparusahan, sobrang solid din ng careful investigation sa leaders ng community. Hindi pwedeng parusahan ng mga elder or leaders ng community yung ano lang, soft evidence lang. Yung tao ay dapat ma-prove na guilty siya sa crime through examination and due process. Excuse me. And just as yung Jewish law required, ni-require sila na on the agreement of two or three witnesses, so it must be in the church. Ganun din sa church. Ganun yung in-apply ni Paul. Example,
yung Matthew 18, naalala natin, napag-aralan natin yun, may part doon na magsasama siya, kapag hindi nakinig, kinausap mo, magsama ka ng 2 to 3. Same principle yung in-apply doon. And especially, kapag yung elder na, yung nadamay, pag elder na yung implicated. The main idea is, an elder of the church must be protected against malicious intent. Yung namumuno sa simbahan, yung elder, dapat ay protektahan siya laban sa malisyosong layunin nung nag-accuse sa kanya. Now, and listen to this carefully. Yung strength ng isang minister, yung believability ng isang minister, yung influence ng isang pagturo, yung effectiveness ng ministry niya, lahat ng yon, yung influence, believability, effectiveness, depends upon his integrity. Nakadepende yon sa integridad ng elder na yon. It also depends in his consistency, in his purity, in his holiness. Kaya yung narinig niyo ba sa sinasabi palagi, practice what you preach, narinig niyo na yon. Ano yung assumption doon? Bago ako maniwala sa iyo, dapat pinamumuhay mo yung tinuturo mo. Ganun yung assumption doon, practice what you preach. So kapag may accusation na ginawa, tapos hindi pa na, kahit hindi pa siya naimbestigahan, may effect na agad yun sa mga nakakarinig. In fact, sino makakarelate nung 11-11, nagbabrowse ka ng items, pag may negative review, ano ginagawa mo? Ay, ako na yan, ibang items naman. Ibang tao yung nag-review, sa kita mo, one star lang. Ayaw mo na nun, kasi may negative review. Paano pa kaya yung effect nun sa isang tagapagturo ng ebanghelyo? No? Mabigat din yung effect nun. And kung kaya siyang atakihin, kaya siyang i-discredit yung elder na yun, kaya tapos yung mga tao hindi na nagtitiwala sa kanya, malaki yung effect nun sa kanyang ministry. It could cause the end of his ministry. So, si Timothy na inutusan ni Paul, and by extension tayo, we have to bear this in mind. Because yung basic attack ng enemy is false accusation. In fact, ang tawag kay Satan sa Revelations 12:10, ano? Accuser of the brethren. Tagaakusa ng kapatiran. So, we have to be very careful dito kasi ito yung basic attack ng enemy. And yung position ng leadership, yun yung primary target kasi yun yung pinaka nasa taas eh. Yun yung primary target ng mga ganitong attack. Now, si Paul mismo, naka-experience siya ng maraming ganito. Kaya sa mga letter niya, ano yung sabi niya? Dine-defend niya yung sarili niya. Kasi ganito yung accusation sa akin, dine-defend niya yung sarili niya. And ang ating Panginoon mismo, he was crucified under false accusation. May mga inakusa sa kanya, lahat yun, hindi naman totoo eh, pero napako pa rin niya. So, ang Panginoon mismo ay nakaranas dito. So, the first thing to do, kapag may accusation na nag-fall short dun sa law, ano yung law? Kailangan 2 to 3 witnesses. Pag nag-fall short dun sa law, it should not be received, sabi dito. Or it should not be entertained. Hindi mo dapat pakinggan. Now, yung qualification ng 2 or 3 witnesses, sabi doon, yung accusation dapat daw ay nanggaling mula sa dalawang testigo or saksi. Hindi lang kung sino-sino to. Kasi si Christ, ang daming saksi na nag-ano sa kanya eh. Pero nag-connive muna sila, di ba? So dapat yung witness na yon ay significant or credible witnesses, independent line of witnesses, hindi yung magkatropa lang na alam mo may possibility na mag-connive sila, hindi convinced witnesses, na convince muna siya kaya siya naniwala sa accusation, hindi persuaded or hindi influenced witnesses, kinausap, kinumbinse. This is the principle of independent confirmation. Mayroong isang author, I forgot his name. Ano siya? Dati siyang cold case detective. And then naging Christian siya, nagmuha siya ng libro. Isa daw sa matibay na support sa isang claim, kapag may mga witness, ang dapat gawin is separate mo silang i-investiga. Separate mo silang kausapin. And then, mako-confirm doon yung mga claims nila. In-apply niya yun sa Bible, and then sabi, yung Bible, yung gospel, yung four gospels, sobrang consistent. So, yun yung principle dito, independent confirmation. It doesn't mean na automatically true na yung accusation, pero dun pa lang siya iimbestigahan. Dun pa lang magsisimula yung
pag-investigate. One example nito, kung familiar kayo kay Captain Jack Sparrow, alam niya, si, ano pangalan nun? Depp, yan, si Depp. And si Johnny Depp and si Amber Heard. Bago pa yung trial decision, si Johnny Depp, now, ang dami niyang nag-cancel sa kanya. Nawala na yung, di ba, sa ano, saan palabas yun? Pirates of the, in Disney, inalis na siya. And then, pagkababa ng decision, ano siya, hindi siya guilty. No? Ito yung iniiwasan natin, yung magkaroon na agad ng repercussion, yung innocent naman yung tao. In 2 Corinthians 13, si Paul, nagbigay siya ng warning, again, Corinthian ulit, no? Nagbigay siya ng warning sa mga Corinthian, sabi niya, pagdating ko dyan, pangatlong visit ko na dyan, pagdating ko dyan, sa lugar ninyo, I will deal with those sinning brothers judicially. And then, kinote niya to, with 2 or 3 witnesses. Paparusahan na, hindi ako magtitipid, paparusahan natin yung mga nagkasala, pero dapat may 2 or 3 witnesses. Yun yung in-establish ni Paul. So, protect the eldership or the pastorate na ina-expect natin. May mga false accusations talaga coming from the outside. Normalize na yung ganun. Meron talagang mga tao na ayaw sa, basically, ang view sa isang Christian ay, ano yan, hypocrite yan. Yun agad yung view sa, kapag sinabi, paano pa kaya yung mga pastor? Pwedeng, dahil may personal na galit, kaya sinisiraan, pwedeng general, or pwede, kasi yung pastor na yan, may tinurong something, ayaw ko dyan. Pero yung teaching yung ayaw niya, pero yung nagturo yung inaatake niya. Pwedeng ganun, magbato ng accusation dahil sa ganun. Meron din naman, nire-resist lang talaga yung mga biblical authority. They resist biblical teaching, and again, yung feelings nila in hurt. Sabi niyan, mag-repent daw ako. Grabe naman yung pastor na yan. So, intangin yung pastor. Dahil tinawag na mag-repent. Na-hurt yung feelings nila. Sometimes, jealousy. Yan. Dapat ako yung na-ordain eh. Ba't yan ba yung na-ordain? Mas magaling naman ako dyan. Eh, alam ko yung kasalanan niyan. Alam ko yung baho niyan. So, nagdabato na ng accusation. We expect those accusations coming from the outside. And hopefully, hindi nanggagaling sa loob. Kasi yung rule o yung duty nung nasa loob is to protect. Kung naalala nyo yung study natin kay John Owen, remember that? Duties of Christian Fellowship. Yung one rule na binigay niya with regards sa elder is ito, sa rule number 6. Basahin kayo rule number 6, ha? The church is to remain loyal to the pastor and to stay at his side in all the trials and persecutions that may arise because of the word. Manatiling tapat yung church, manatiling tapat sa pastor, manatili sa tabi niya sa lahat ng pagsubok at pag-uusig dahil sa salita ng Diyos. And then, in-explain ni John Owen, sabi niya, kasi kapag nag-arise na yung persecution, yung unang-unang target noon is yung leaders. Pangalawa, the usual way to scatter the sheep para magbatak-batak yung members sa loob is by smiting the shepherd. Atakin mo yung shepherd, mag-scatter yung sheep. So, ito yung appeal sa atin. Protect the elders from false accusations. Bearing in mind, alalahanin natin na yung ating Panginoong Jesus, na innocent, siya ay nag-suffer and was crucified under false accusations. And sinabi niya, a servant is not greater than his master. So yung mga tagasunod niya, most likely will suffer from the same attacks. So number one, honor. Honor in respect and in remuneration. Number two, protect mula sa mga false accusations pag walang 2 or 3 witnesses. And pangatlo naman, ito yung verses 20 to 21. Number three is to rebuke. Ayan na, magkadugtong sila. Kung i-honor, merong ding rebuke. Verses 20 to 21, basahin ko po muna. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Verse 21. In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. So, sabi ni Paul, doon naman sa mga nagkakasala, those who persist in sin. So, contrary sa previous case, in this case, yung accusation is true. Totoo yung accusation na binato, na confirm ng 2 to 3 witnesses,
Nung inimbestigahan ng ibang elders, totoo talaga, kumapit yung binatong accusation. And yung elder, sabi dito, persist in sin, nagpapatuloy sa pagkakasala. Anong instruction ni Paul? Sabi na kay Timothy, rebuke this elder in the presence of all. Ano yung expected outcome for the purpose na mag-instill ng fear dun sa iba so that the rest may stand in fear? Rebuke in the presence of all. Expose, bring to open conviction, to correct, to reprove. Ilantad mo yung kasalanan. Ilantad mo yung elder na yun upang itama or upang sawayin. Rebuke the sinning elder in the presence of everyone. Now, may argument na yung everyone daw dito is mga elders lang. But I think safe to assume na it is before the whole congregation. His sin should be exposed to everyone. Yung kasalanan niya ay dapat ilantad sa lahat so that the rest may stand in fear. And then, again, yung sabi ng iba, yung rest daw dito, the rest of the elders. Pero kapag primarily yung elders na matatakot, but in extension, it's the whole congregation. Now, in verse 21, nag-follow up si Paul, sabi niya, in the presence, sa harap ng Diyos at ni Jesucristo at ng kanyang mga banal na anghel, inutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatanggi. Sabi niya, gawin mo to in the presence of God, in the presence of Christ, in the presence of the elect angels. Timothy is expected to keep these rules without prejudging or walang partiality. Sabi niya, keep this charge. I admonish you, Timothy. I declare to you, pinapayuhan kitang lubos, sabi niya. Buong taimtim na pinapahayag ko ito sa iyo, itong mga utos na ito. It is to be done without prejudice, without preferential treatment, with accuracy, with integrity, unprejudiced, impartial. Gawin niya to ng katumpakan, accurate yung pag-execute, may integridad, walang kinikilingan si Timothy. In short, we protect the elders but not up to a point of sin. Yun yung dun ka mag-stop ng protection sa sin. Pag may sin nang involved sa elder, dun na mag-stop yung protection. Sabi ni John Mack, again, let me quote, there's no immunity for sin, end of quote. Kapag nagkasala ka na, wala na yung protection na binibigay. The sinning elders are not immune. Hindi sila immune mula dito. The point is, yung Diyos na pinaglilingkuran ng simbahan, yung Lord, si Christ, na head of the church, hates sin so much. They abhor sin so much and won't allow his bride to be tainted with sin. Hindi niya hahayaan na yung kanyang simbahan ay mapulaan, ma-taint ng sin. So, it needs to be exposed. Dapat yung sin na yun ay mailantad. Dapat yung sin na yun ay pagsisihan. Dapat pagsisihan yun. And kung necessary, sa mga heinous, yung malala na talaga, kung kinakailangan, remove the sinning elder from the office. Ano yung expected result? It will develop a godly fear in the hearts of others. It will develop a godly fear sa puso ng mga nakakita. Yung sin na binanggit dito sa verse 20, hindi naman specifically sinabi kung ano, but we can say na yun din yung sa last week. Naalala nyo last week? Yung qualification? So kung hindi siya one woman man, meaning nag-adultery, walang self-control, drunkard, impatient, fighter, covetous, lover of money, hindi na-handle yung family ng maayos. Yun, binaliktad lang natin yung ano, nasa 1 Timothy 3. Yung kasalanan ng taong yon na nasa prominent position ng leadership ay serious and to be punished more severely because the implications are greater. Matindi, mas mabigat yung implikasyon ng kasalanan niya. Kasi siya ay isang model, sabi sa Hebrews 13, binasa natin kanina, model of godliness. He should set an example sa church, pero siya pa yung nag-fail. So merong culpability na tinatawag, culpability. Siya yung guilty sa sin na yon. Now, if you're faithful, yung elder na yon, kung faithful siya, and you serve well sa pag-preach mo and sa pag-teach mo, you deserve to be honored and protected. Yung kabaliktaran naman, kung ikaw ay nagkasala,
You are to be rebuked and publicly exposed. And worst case scenario, taken out of ministry. Sabi ni John Mark, again, i-quote ko siya. Sabi niya, and I quote, "It's doubtful that he could ever be a pastor and an elder again, depending, of course, on the nature of the sin and its extent." End of quote. Mas lamang na maalis siya dun sa pastorate, hindi na siya maging elder or pastor ulit, pero depende pa rin talaga sa uri or lawak ng kasalanan na ginawa. So it's a call, it's a wisdom call sa mga ibang elders, ano yung mga consideration nila for removing from the office. May nakita ako, ganda yung wisdom na in-apply dito. Iko-consider mo yung seriousness ng sin. Is it scandalous or not? Iko-consider mo yung depth of sin, malalim. Long-standing ba yan? Ang tagal na bang ginagawa yan? Yung attitude towards the sin, repentant ba siya o hindi? The extent of related sins, contained ba siya? Ito yung scandal. Or contained or extensive. And then, consider din yung level of responsibility. Sino yung nag-commit? Nadamay lang ba siya? Ganon. Ang daming wisdom call, again, ng ibang elders kung paano magpo-proceed doon. Pero basically, nandun yung sense na hindi mapapalagpas dapat. So, sabi din sa kadugtong ng verse, so that the rest may stand in fear. So, yung iba, matakot. Magkaroon ng pagkatakot sa kanilang puso. That's a biblical principle. Ang ganda ng principle na yun. In Proverbs 19, verse 25, sabi doon, strike a scoffer and the simple will learn. Prudence. Parusahan mo ang mapanuya, matututo pati ang mangmang. Pag pinurusahan mo daw yung scoffer, yung manunuya, matututo pati yung mangmang. In Ecclesiastes 8, verse 11, let me read, because the sentence against an evil deed is not executed speedily, the heart of the children of man is fully set to do evil. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Kasi ang tagal daw maparusahan eh. So yung iba na i-incline to do evil. Naalala mo nung bata ka, tapos yung kapatid mo pinalo, ano naramdaman mo nun? Pinapalo siya, lakas ng hagupit ng ano, tapos ikaw, baka ako yung susunod. Yun yung principle dito. Kasi nakita mo yung may pinursaan eh. So ikaw, magtitino ka na. Ikaw, hindi mo na gagawin yung ginawa ng kapatid mo. So, parang ganun. So, yung tone ni Paul dito, makikita natin sobrang seryoso. The tone is so serious sa mga instructions na ito. So serious na in-invoke niya ang pangalan ng Panginoong Diyos at ang Panginoong Jesus. Sabi niya sa verse 21, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels. So, we keep these rules. Gagawin natin itong mga rules na ito because we want to be the church or congregation na makaka-please sa Panginoon. Malulugod yung Panginoon sa atin. Na ma-honor natin si Christ na siya ang ulo ng simbahan. We keep these rules without prejudging, without partiality, walang preferential treatment, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Hindi. Okay. Hindi yung, alam mo yung sasabihin, hindi, palagpasin na lang natin yung sin ni pastor kasi matagal na naman yan nagpapastor. Okay lang yan, palagpasin. Wala daw ganun. Huwag na lang natin i-expose, baka kasi pag natanggal, wala nang source of income yan si pastor, kawawa naman. Huwag daw ganun, walang preferential treatment. On the other hand naman, babalik na rin lang natin, sabi, baka may magsabi, expose na natin yan agad. Kasi kahit wala pang proof, kasi nakasara ko dyan sa pastor na yan. Para matanggal na. Kahit wala pang investigation. Dapat daw, walang prejudgment, walang partiality. It should be done without bias. And yung act na yon na pag-expose, it takes courage. Kailangan matapang ka doon. Imagine, si pastor, i-confront mo. Ay, sino ba yun? Si Brother Bitoy ata yun. Nagtanong siya eh, nung Bible class. Pastor, paano gagawin? Pag natatakot ako eh. Na i-confront. So, it takes courage. Kailangan ng tapang dito. Kaya nga yung sagot, yung tanong kanina, bago natin mag-start, kaya mo bang gawin to? Gusto mo na magpa-covenant, kaya mo bang gawin yun? So, this takes courage, but we do this properly, despite kung gaano kahirap,
Because we want to honor God. Gusto natin parangalan ang Panginoon. So, we honor in terms of respect and remuneration. Number one, we protect mula sa mga false accusations. Number three, we rebuke in the presence of everyone without partiality. And yung pang-apat naman, bilisan na lang natin dito. Number four, select. Pagpili. Sa verses 22 to 25. Basahin ko na siya. Do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. Verse 22 yun. Verse 23, no longer drink only water, but use little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. The sins of some people are conspicuous, going before them to judgment, but the sins of others appear later. Verse 25, so also good works are conspicuous, and even those that are not cannot remain hidden. So, kung last week, about qualification yung inaral natin, now, ito naman yung mga reminders and considerations. Patungkol ulit doon. Reminders and considerations. So, after ng serious instruction, honor, and then protect and expose the sinning elder, he gave Timothy an instruction na magsisafeguard sa church mula sa pagpunta doon. Bago ka makarating sa expose the elder, gawin mo muna to para maiwasan mo yan. Sabi niya, verse 22, do not be hasty. Huwag ka magmadali. Ikaw, Timothy, do not be quick in appointing, do not be quick in ordaining an elder. Daanan mo yung tamang proseso, Timothy. I-assess mo ng maayos kung nakapasa sa qualification sa chapter 3 or hindi. Hindi yung sasabihin mo, kasi kailangan na natin ng pastor eh. Okay na yan, kahit hindi na-evaluate mo. Hindi yon. Sabi niya, daanan mo ng mabuti yung proseso. Be very cautious. Maging maingat ka. Since yung itong pagpili, pag-appoint, it entails a serious consequence. May mga consequence na seryoso. So avoid hasty appointments or avoid hasty ordination. Ingatan mong, and then sumunod doon, sabi niya, take part in the sins of others. Keep yourself pure. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Kasi pag minadali mo yan, pag nagmadali ka sa pag-ordain, and yung taong yun ay hindi talaga karapat-dapat na ma-ordain. And nagkasala yun, yung in-ordain mo. You are literally in fellowship with sin. Sabi doon, yun yung word na ginamit. Meron kang, again, culpability. Meron kang degree of culpability. Kasi ikaw yung nagtalaga dun eh. So merong shared responsibility si Timothy. And by extension, tayo. Pag nagmadali, and then nagkasala yung in-elect, meron tayong shared responsibility doon. Verse 23, no longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. Maraming commentators na naguguluhan sila, but napunta dito to? Parang ibang ano ata to ha? Parang namali yata si Paul. Ha? So how come naisip ni Paul yung sakit ni Timothy in the middle of the idea na pagpipili ng elders? Possibility, possible na si Paul, kino-comfort niya si Timothy kasi sobrang serious na ng mga instruction. Ang bibigat na eh. Expose mo, magpumili ka na maayos kasi magiging, ano ka, magpapartake ka sa sin. So, sobrang serious and kino-comfort niya si Timothy para hindi ma-intimidate. Possible na ganun yung kung bakit nasulat ni Paul yung about sa wine. Possible din na kina-qualify ni Paul yung statement niya. Sabi niya kasi, before yon sabi niya, keep yourself pure. Keep yourself, panatilihin mong malinis or pure ka. Baka isipin ni Timothy na maging rigid yung kanyang pag-obedience, maging restrictive manner yung pag-intindi niya na hindi na siya inom ng wine kahit sa medical purposes. So baka yon possible na ganun yung iniisip ni Paul. Okay lang naman uminom ng wine for medical purposes. Yun yung sinasabi ni Paul. Kasi may sakit ka naman talaga. Yan. But the main point is, i-address mo yung health concern mo, Timothy. Kasi, yung role mo dyan sa church ay sobrang importante. Huwag mong hayaan na yung health mo ay makasagabal. Now, let's go to verse 24. The sins of some people are conspicuous going before them to judgment, but the sins of others appear later. Yung iba daw, sabi niya, so bumalik na siya sa instruction concerning sa pagtitreat ng potential leaders sa church. So yung iba, may mga tao nalantad yung kasalanan bago pa dumating sa paghuhukom. Meaning, andyan na agad yung obvious na obvious yung sin niya. So yung kung nag-a-apply yun sa eldership, alam mo na yung gagawin mo. And meron din naman
yung kasalanan niya sa bandang dulo pa ma-expose. So, yung mga candidates for evaluation, may madaling i-deny, easily, madi-deny agad. Meron naman, sobrang dapat mag-assess ka ng mabuti kasi later on pa mag-a-appear yung sin. So, we should be very careful and wise because yung sin ng iba ay later on palalabas. Verse 25, so also good works are conspicuous and even those that are not cannot remain hidden. Gayun din naman, sabi niya, yung mabubuting gawa, nakapansin-pansin, at kung hindi man napansin, yung mga good works na yon ay mabubunyag din later on. Binaliktad lang ni Paul. So, the same is true sa good works. Yung earlier verse, verse 24, concerning evil, evil deeds. Ito naman, good deeds. There are some who are obviously fit. Obviously, na fit na talaga siya as an elder. Kasi yung good deeds nila ay sobrang obvious. Everyone knows kung gano'n ka fit and qualified itong taong ito based sa chapter 3. While yung others, hindi mo alam, ano pala siya? Ganun pala siya kabait. Later on mo, pagka nagka-evaluation pa lang, dun mo palang malalaman, ganito pala siya mag-handle ng family. Sobrang biblical. Kapag nagkaroon pa lang ng evaluation, dun mo makikita na fit pala itong taong ito. Both evil deeds and good deeds are like seed in the ground. Para silang buto na itinanim sa lupa, and there will always be fruit. Yung iba, lalabas agad, tutubo agad. Yung iba, late. Late mo makikita, good yung fruit. Late mo makikita, bad yung fruit. Yung iba, early, makikita mo pa lang. So, the point is, do not be hasty. Huwag kang magmadali sa pag-appoint, sa pag-ordain. Be patient, be diligent sa pag-examine, sa selection process pa lang. Now, as I conclude, tayo as a congregation, we are seeking to be recognized as a church. And itong mga bagay na ito, these are challenging. Sobrang hirap na sundin, gawin. And I would say it would be impossible to obey these things kung ikaw na nakikinig ay tinatry mo lang. You're trying your best to achieve these rules apart from Christ. Kung wala kang faith kay Christ, imposible mo itong magawa. So, if you're not connected to the head of the church, if you don't belong to the body of Christ in the first place, impossible na ma-obey mo itong rule na ito. So if that's you, yung first instruction sa'yo, again, na dapat mong sundin is to repent of your sin. Turn from your sin and turn to Christ. For the rest of us, sa atin naman, na ikaw ay mananampalataya kay Kristo, we obey these rules, these instructions, dahil gusto nating i-honor si God bilang bride ni Christ. We uphold and honor the office of elders. Hindi lang dahil may balik sa atin. Kasi yun yung sinabi sa Hebrews 13. Pag ginagawa nila yan ng masaya sila, mabibenefit ka, sabi sa Hebrews 13. Not only that, but because Christ is the head of the church. And ito yung mga instructions niya sa kanyang simbahan. Alam natin, sa ating mga pag-aaral, yung end goal ni Christ is to present His bride sa kanyang sarili ng walang dungis, walang kulubot, walang banal at walang kapintasan. Yun yung end goal. Yun yung eschatological na itsura ng church. So siya rin yung magpe-preserve sa atin. Siya rin yung magsasanctify sa kanyang bride. And hopefully, sana, hindi na tayo umabot dun sa point na kailangan natin mag-expel ng elder kasi dito pa lang sa evaluation, yung neglect natin. No? Hindi na tayo dapat umabot dun. Pwede tayong hindi dumating dun kung dito pa lang sineseryoso na natin. So the discipline na nire-require ni Christ sa congregation, sa Matthew 18, pati sa mga elders, sa 1 Timothy 5, it reflects His own holiness and hatred for sin. Yun yung makikita natin. Because Christ is holy, He wants His bride to be holy. Kailangan banal ang kanyang simbahan. And that should encourage us to walk into holiness. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat sa inyong salita. Tunay nga kayo ay banal. Hindi nyo kayang itiisin ang kasalanan, kaya ganun din kayo sa inyong simbahan, Panginoon. Panalangin namin ay bigyan nyo kami ng grasya, ng biyaya, Panginoon, sa pagsunod sa inyong mga tinakdang tungkulin namin bilang kongregasyon, tungkulin namin bilang tagasunod mo, Panginoon, na lumakad sa kabanalan. Sundin ka namin, Panginoon, hindi dahil babalik yung benepisyo sa amin, kundi dahil gusto ka naming papurian. Maraming salamat, O Diyos, po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.